Ayun, sige. Magandang magandang umaga po sa inyo pong lahat, sa ating pong mga kapatid dyan, yan, sa lahat po ng mga naghihintay sa bagong langit at bagong lupa. Ngayon po ay December 16 na pala. 16. Bukas po ang 17. Yan. Yan po yung topic natin bukas sa araw ng Sabat. So napakaganda. Pero ngayon, ang ating pong iniingatan at ginagabayan tayo ng mga anghel. Yan. December 16. So halos kaparehas lang din ng ating napag-aralan kahapon, no? No, December 15. Ngayon po ay araw ng Friday, mga kapatid. So ang ating pong pag-aaralan sa Exodus 23 verse 20, aking isinusugo ang isang anghel na unahan mo sa unahan mo upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda. So tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas, aming pong inilalapit, ang aming pong maikling pag-aaral ngayon. Gabayan niyo po nawa kami at tulungan na maunawaan ang aming pong mapag-aaralan. Salamat po ng marami, O Diyos, sa buhay na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Nawa, Panginoon, kayo na po ang siyang magbigay sa amin ng kaliwanagan sa aming isipan. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sabi po dito, mga kapatid, kapag tayo ay mga ngaral, ay nauna na sa ating mga anghel doon sa tahanan. Kapag tayo ay maglalakad, nauna sa ating mga anghel. Ang kailangan lang natin gawin ay patuloy na manalangin. But of course, uulitin ko po sa inyo, mga kapatid, ano? Tayo po ay nasa malaking tunggalian, hindi pa rin tayo makakaiwas sa matinding kapahamakan. Yun po ang pinaka dapat nating tandaan. Pero dito, makakaasa naman tayo na iingatan tayo ng ating Panginoon at gagabayan kung tayo ay nasa pangangaral. Yan, mga kapatid, ano? Kapag tayo ay nasa pangangaral, 100% ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos. Kapag ang isip natin ay mag-Bible study, 100% ang ating Panginoon ay nasa pag-iingat sa bawat isa sa atin. So yan naman ang pinagkaiba niya. So sabi dito, silang tumukso sa Diablo upang tuksuhin sila ay kakailanganing gumawa ng matinding pagsisikap upang mapalaya ang kanilang sarili mula sa kanyang kapangyarihan. So sabi po dito, mga kapatid ko, ano, ang Diablo talagang nariyan yan para tuksuhin tayo ng tuksuhin, para tayo ay ibaon ng ibaon. Pero huwag tayo mag-alala, mapapanagumpayan natin yung panunukso ni Satanas sa pamamagitan mismo ng paggabay ng ating pong Panginoong Diyos. Sabi dito, ngunit kapag nagsisimulang gumawa para sa kanilang sarili, darating ang mga anghel ng Diyos na kanilang pinighati upang tulungan sila. Ayaw ni Satanas at ng kanyang mga anghel na mawala sa kanila ang kanilang biktima. Nakikipaglaban at nakikipagdigma sila sa mga banal na anghel at matindi ang tunggalian. Yan ang ating sinasabi natin, mga kapatid ko. Malaki ang tunggalian na nagaganap sa kapanahunan natin. Siyempre naman, ano, para yung mga leon na mababangis, para yung mga falcon na mababangis, na talagang hindi yan humihiwalay dun sa kanilang biktima. So kung mapapanood nyo sa may video, kung paano yung isang ibon o yung isang kalapati ay dagitin ng falcon, talagang hindi niya papakawalan. Napakabilis ng falcon na ito. Talagang mabilis yung kanyang lipad. Kapag nakapitan niya yun, hindi niya napakakawalan. Ganun din yung leon, yung tigre. Kapag nakapitan niya sa ling, hindi napapakawalan. So si Satanas, kapag nakapitan tayo, hindi tayo basta-basta mapapakawalan. Unless na lang ay labanan ng mga anghel, ang mga anghel ni Satanas, ang mga banal na anghel, ang siyang nagwawagi, mga kapatid, kung tayo ay nagpapasakop sa Panginoong Diyos. Pero kung ang ating isip ay sa kabila, sa kaaway, kung ang isip pa natin hindi sa Panginoong Diyos, eh siguradong laging nananalo sa buhay natin eh si Satanas at hindi ang ating Panginoong Diyos. Yan po ang dapat nating laging aalalahan. Sabi dito, ngunit kapag nagpapatuloy na magsumamo silang nagkakasala at sa malalim na pagpapakumbaba ay ikumpisal ang kanilang mga kamalian, ang mga anghel na may labis na kalakasan ay mangingibabaw at aagawin sila sa kapangyarihan ng masasamang anghel. So dito po, mga kapatid ko, ay sinasabi ng ating pong devotional, totoo po ito, magwawagi tayo, mga kapatid, kung
kasama natin ang Panginoon. Kung talaga magkukumpisal tayo, yun pala ang susi, ano? Kung magkukumpisal tayo ng ating pong mga kasalanan, magwawagi sa atin ang ating pong Panginoong Diyos kung tayo ay magpapakumbaba. Pero kung tayo ay magmamataas at ipagmamalaki natin na tayo ay magaling, tayo ay ganito, tayo ay ganyan, mga kapatid ko, walang mangyayari sa atin. Tayo ay malulugbok sa pagkakasala. Tayo ay mawawala sa pananampalataya kapag kaganyan. Sabi po dito, mananagumpay tayo kung tayo ay susurrender sa Panginoong Diyos, hindi kay Satanas. So, grabe, ano? Kung iaasa natin lahat sa Panginoon at siya ang mangunguna, tiyak ang panalo natin sa malaking tungkol. Sabi ito, madalas na iniisip ng ina na ang kanyang gawain ay hindi mahalagang paglilingkod. Ito'y gawain na madalang na pinapahalagahan. Kakaunti ang nalalaman ng iba tungkol sa maraming mga kaabalahan at pasanin. Napupuno ang kanyang mga araw ng maraming mga maliliit na tungkulin na lahat ay nangangailangan ng matiyagang pagsikap, ng pagpipigil sa sarili, ang pagiging maparaan, karunungan at mapagmahal na nagsasakripisyo ng sarili. Ngunit hindi niya maipagmamalaki ang kanyang nagawa bilang malaking nakamtan. So dito po, ang nanay talagang napakasipag. Ano? Magmula sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Siya ang magluluto, siya na rin maglalaba minsan. Ganun, no? Talagang grabe kapag ka maliliit pa yung mga bata, yung mister ay nasa trabaho at maiiwan ng misis sa tahanan. Talagang lahat sa kanya lahat yun. Talagang lahat ng kapaguran sa kanya. So naalala ko yung aking mahal na nanay dyan sa Kainta. Hello po sa inyo. At syempre sa aking mahal na asawa. Kapag ka wala yung kanila mga mister, talagang sila yung nagawa lahat. Sila yung minsan bumubuhat. Sila yung gumagawa ng ganito, ng ganyan. Pero sabi po dito, hindi nila may pagmamalaki yung kanilang mga nakamtan, yung kanilang mga nagawa. So ganun din mga kapatid tayo, hindi natin maipagmamalaki sa harapan ng Panginoong Diyos yung nakamtan natin, yung nagawa natin. Bakit? Dahil ang maipagmamalaki lang natin, ginabayan tayo ng ating Panginoong Diyos. Ang mapagmamalaki lang natin ang Diyos ay suma sa atin. Sabi dito, napanatili lamang niya sa mabuting pagtakbo ang tahanan. Nararamdaman niyang wala siyang nagawa, ngunit hindi gayon. Minamatyagan ng mga makalangit na anghel ang nahapong ina na pinapansin ang mga pasaning dinadala niya sa bawat araw. Maaring hindi nakilala ang pangalan niya sa sanlibutan, ngunit ito'y nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Yan naman pala ang napakaganda, no? Para bagang yung nagawa ng nanay ay feeling niya hindi, wala siyang nagawang maganda. Pero sinasabi po dito mga kapatid, na nakalagay sa aklat ng buhay yung lahat ng mga sakripisyo ng bawat nanay, di ba? Minsan ang nanay ay lumuluha kapag ka ang mga anak ay hindi siya naaalala. So ngayon bakasyon ay siguradong dapat maalala natin yung ating mga mahal na magulang kahit ngayong mga araw na ito. So yung aking nanay ngayon ay nag-aalaga ng kanyang mga apo, enjoy siya diyan sa Kainta. Bagamat mahirap pero enjoy sa pag-aalaga ng apo. So dito po, lahat po ng ating kapagalan nakalagay sa aklat ng kordero o aklat ng buhay ng kordero. Napakaganda, no? Palakpakan natin yung mga mahal nating mga magulang at syempre sa mahal nating nanay. Kasi nga naman, di ba, kahit yung pinakamakapangyarihang lalaki, pinakamatapang na lalaki, kapag ka nagipit, ano ang binabanggit na pangalan? Mama ko. Kapag nasa panganib, mama ko. Kasi nga naman yung nanay natin palapit sa atin. Siyempre, yung tatay rin natin. Kaya lang minsan, yung tatay kasi nasa trabaho, ang lagi nakikita yung nanay. Kaya ang bukang bibig natin minsan ay mother, oh, yung ating nanay. So sabi dito, bagaman hindi nalalaman ng mga tagapanguna ng sanlibutan ito, ngunit madalas sa kanilang mga kapulungan ay naging tagapagsalita ang mga anghel. Tiningnan sila ng mga mata ng mga tao, napakinggan ng mga tainga ng mga tao ang kanilang mga pagsusumamo, nilabanan ng mga labi ng mga tao ang kanilang mga mungkahi, at minaliit ang kanilang mga payo. Sinalubong sila ng mga kamay ng mga tao na may pang-aalipusta at pang-mamalupit. So dito po yung mga anghel na no, minsan ay talagang gumagabay sa atin. At yung mga anghel ay nire-reject ng mga tao na siyang gumagabay. Yung iba talagang hindi naniniwala sa Panginoong Diyos. So paano natin nare-reject yung mga anghel, mga kapatid? Nare-reject natin yung mga anghel sa tuwi-tuwi na
kapag hindi natin sinasampalatayanan ang ating pong Panginoong Diyos. O siyempre, lalo na ang ating Diyos na banal na Espiritu. At mag-iingat tayo dito. Dahil kung tayo ay magkasala sa banal na Espiritu, na talagang hindi na tayo bumabalik sa Panginoong Diyos, wala nang kapatawaran ang pagkakasala sa banal na Espiritu. Mga kapatid, yun ang lagi nating tatandaan. At tatalakay natin yan next year, ang banal na Espiritu na siyang gumagabay sa bawat isa sa atin. So dito po, ang mga anghel ay natatalo kapag hindi tayo nagpapakumbaba. No? Kapag hindi tayo nagpapakumbaba, ang anghel ay natatalo, mga kapatid. Pero kung tayo ay nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoong Diyos, nananalo ang mga anghel sa malaking tunggalian na ito. Kaya po, ngayon pong umaga, namnamin natin yung sinasabi dito sa Exodus 23 verse 20. Aking isinusugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda. So dito po, merong dakong inihanda sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. At ang nangunguna sa atin ay ang mga anghel. Ano? Ang mga anghel. At syempre, nandiyan ang paggabay ng banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, ano? Maging confident po tayo sa paglakad natin sa kalooban ng Panginoong Diyos. Maging confident po tayo sa pananampalataya sa Panginoong Diyos kasi kailanman hindi niya tayo pinababayaan. Nandyan yung mga alagad ng ating Panginoon. Nandyan yung mga anghel. Nagmi-ministry sa bawat isa sa atin. Kaya wala na tayong iba pang mahihiling sa Panginoon eh. Kundi yung kanyang mayamang biyaya na gumagabay sa bawat isa sa atin. So purihin natin ang ating Panginoong Diyos ngayon pong umaga na ito, mga kapatid. Ang inyo pong mga comment ay ipa-flash natin mamaya. Ayan, papangunahan tayo ni Brother Melvin. Babasahin natin yung lahat ng inyo pong mga comments, yung lahat mga nanonood ngayon, ating pong babatiin. At ang inyo pong mga prayer request ay isasama natin sa ating pong dalangin. So happy anniversary po pala sa mga kapatid natin sa Kampugo Church. Yan, diyan po sa Hain. 48 years anniversary, pagpalain tayo ng ating pong Panginoon. At tayo po ngayon ay mananalangin na, pangunahan tayo ni Brother Melvin. Pero bago yon, pakinggan muna natin ang awit, papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Sige po, tayo po lahat ay sama-sama magdalangin ng mga kapatid. Let's pray po. Amang banal, mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na muli kaming nakarinig na lesson sa umaga na ito. Tulong yung ginagamit si Pastor Melvin sa paghahatid sa amin ng mga lesson. Patuloy namin na nararamdaman ang inyong pagmamahal sa bawat umaga. Patuloy namin nadaruma na hindi niyo kami pinababayaan. Salamat po sa mga anghel na inyong binigay sa amin upang manguna sa aming lakaran sa langit na bayan. Alam po namin na kapag kami ay may kasamang mga anghel na aming sinasama kami, kami ay tunay na nagpala at hindi kami maliligaw. Nawa po ang panulukso ng kalaban ay aming mapaglabanan. Bigyan niyo po kami ng karunungan na gaya ng kay Haring Solomon upang aming makita ang tama kaysa sa mali upang sa ganun kami makapili ng wasto. Kayo ang aming piliin kaysa sa kaaway. Maraming salamat po, Ama. At ganyan din namin sinasama sa panalangin. Unang-una ang mga nagta-travel sama nila Brother Jojo at may tan sa kanya pagpatok at trabaho na nakamotor. Ingatan po siya sa kanyang pagdadrive sa bawat kanyang pag-alis at hanggang sa kanyang pag-uwi. Ilayo siya sa anumang kapahamakan, ihatid sa kanyang patutunguhan ng ligtas at makabalik din naman na ligtas. Ganyan din po ang iba pa mga nagta-travel kung saan man hindi sila pastor sa kanilang pagta-travel araw-araw sa kanilang mga iba't ibang churches sa kanilang distrito at iba pang mga pastor. Hindi si Pastor Chris dito sa aming lugar. Kanila po at po mga pastor na ito ay manisipag at sila ay malawak ang kanilang nasasakupan at ang kanilang pag-travel ay halos mayat maya. Kaya sila po ay inyong ingatan sa pang araw-araw na pag-travel. Ganyan din po aming mga kapatiran na nakikinig ngayon. Amin po sinasama sa panalangin na kami ay lagi nyo rin ingatan sa buong maghapon. Ingatan ang aming pag-iisip, pananalita at magawa upang kami maging karapat dapat po sa inyo. Ganyan din amin nilalapit ang aming mga kalusugan, aming mga hanap buhay na ito ay inyong pagpalaing patuloy upang kami ay laging handa sa anumang aming mga
gawain sa bawat araw. Gayun din naman ang aming mga personal ministry, amin po itong nilalapit sa inyo. At gayun din ang patuloy na makikinig at i-share namin ang tanging pag-asa season 5 na po'y patuloy itong maging pagpapala sa mga nakikinig nito at sila'y kamagkapin naman sa inyo bilang personal at tagapagligtas. Patuloy po namin sinasama sa panalangin ng mga kapatiran na mayroon pa rin karamdaman na papagaling pa rin sa nilang mga karamdaman. Inyo po silang patuloy na lakasin, patuloy na pagdama sa amin ang inyong pagmamahal. Patawad po ang mga kung naman ang aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. Kung lahat ay aming hinihiling ng alang lamang sa pangalan ng Jesus na aming tagapagligtas. Ipagkaloob niyo nga po ito hindi dahil sa aming kagustuhan. Pagkos sa inyong kalooban. In Jesus' name we pray. Amen and amen.